Mawawalan po ng tubig ang ilang lugar sa Metro Manila matapos tamaan ng backhoe ang tubo ng tubig sa Puresa, Maynila. Si Bernard Haudian sa Detalye Live. Rise and shine, Bernard. Rise and shine, Audrey. Rise and shine, Pilipinas. Ilang lugar sa Metro Manila ang mawawala ng serbisyo ng tubig dahil sa nasirang water pipe ng Maynila dito sa Puresa Street sa lungsod ng Maynila. Ito ay makaraang tamaan ng isang backhoe ang 500 mm diameter na tubo ng tubig sa lugar habang naghuhukay para sa road construction nitong Lunes ng gabi. Ayon sa Maynila, maapektuhan ng water interruption ang ilang lugar sa Maynila, Pasay, Parañaque, Las Piñas at Makati. Magsisimula sa July 15, araw ng Biyernes, 11 a.m. ang water interruption at bandang 11 p.m. ng Sabado inaasahang matatapos ang pagsasaayos sa tubo. Magkakaibang oras na itatagal ng water interruption sa ilang lugar na abutin ng 18 hanggang 36 hours. Pag-aaralan din ng Maynila kung papalawigin ang water interruption depende sa laki ng pinsala. Sa tala ng Maynila, 232,000 connections ang maapektuhan ng water interruption. Mababatid na maraming mga establishmento kabilang ang mga kainan ang nakahilera sa Puresa na inaasahang lubos na mapaperwisyo ng water interruption. Naghanda naman ang ilang residente bago pa man ipatupad ang water interruption. Para sa akin, wala nang problema dahil kumbaga, nakapaghanda na ako, hindi ko na hinintayin advisory, nag-ipon na ako ng tubig. Inunahan ko na yung panawagan na mag-ipon ng tubig kasi expected na mawawalan eh. Upang matulungan ang mga apektadong consumer, magpapadala ang ahensya ng mga truck na magrarasyon ng tubig sa mga apektadong residente. Nakahanda na rin ang mga water pipe na ipapalit sa nasirang tubo. Maghahain ng damage claim ang Maynila sa contractor na nag-operate ng backhoe upang singilin ng danyos sa pagsasaayos ng tubo. Isang lane na lang ang nadadaanan dito sa Puresa Street na nadadaanan lamang ng mga motor, bisikleta, tricycle at pedicab. Bukod sa nasirang tubo, hindi dumadaan ang ilang mga sasakyan dahil ongoing pa rin ang road construction sa lugar. Mula noong Lunes hanggang sa ngayon ay tuloy-tuloy pa rin ang pag-agos ng tubig mula sa nasirang tubo at nakabarikada pa rin ang palibot na construction site kung saan nasira ang water pipe. Audrey. Maraming salamat, Bernard Haudian.